Siguro meron pa rin sa inyo ang nagtatanong kung ano nga ba ang turbocharger. Sa videong ito ay pag-uusapan natin kung ano ang turbocharger. Para saan ang turbocharger? At paano gumagana ang turbocharger? Disclaimer! Ang mga impormasyong nakapaloob sa aking video ay galing sa aking masuring pananaliksik. Hindi pa po ako isang profesional, isa pa po akong estudyante na nag-aaral sa kursong Marine Engineering. Maaaring hindi ko po maipaliwanag ng maayos o ng mabuti ang tungkol sa turbocharger. Kung meron po kayong pagwawasto sa mga impormasyon, maaari nyo pong i-commento sa comment section sa baba upang makatulong sa iba. Maraming salamat po. Ang turbocharger ay nakakabit sa main engine ng barko. Ito rin ay makikita sa mga sasakyan, small airplanes or light aircrafts. Ito ay isang mahalagang bahagi ng makina dahil muli nitong ginagamit ang mga exhaust gases upang mapataas ang pangkalahatang kahusayan ng makina or the overall efficiency of the engine. Ibig sabihin, ang turbocharger ay tumutulong para mas maging powerful ang makina. Paano ba natin madaragdagan ang lakas ng isang makina? O ano ba ang paraan para maging mas powerful ang isang makina? Para makabuo or to generate more power sa engine, kailangan natin ng mas maraming fuel at air. Para makamit natin ng mas maraming fuel at air, kailangan nating taasan ang haba ng piston stroke o ang bilang ng mga cylinders. Pero pag mas maraming cylinder, mas malaki ang main engine at mas malakas kumonsumo ng fuel. Kaya naimbento ang turbocharger. Pag merong turbocharger ang main engine, di na natin kailangan taasan ang haba ng piston stroke o ang bilang ng mga cylinders para lang mas maging powerful ang main engine. Mas nakakatipid ito kasi less fuel consumption at less na hangin ang kakailanganin. So paano ba gumagana ang turbocharger? Yung exhaust gas na galing sa makina, yun yung ginagamit ng turbocharger para mas maging powerful ang engine. Alam naman natin na yung exhaust gas ay isa na lang waste o patapon. Kagaya na lang ng isang sasakyan, yung usok na galing sa tambutso ng sasakyan ay tinatawag na exhaust gas. At yung gas na yun ay isa na lang waste na humahantong pa nga sa polusyon. Pero alam mo ba na yung waste na yun ay pwede pang pakinabangan? Ito ay merong enerhiya na pwedeng gamitin. Ito ay tinatawag na waste energy. Ang exhaust gas ay isang magandang halimbawa ng waste energy. Ginagamit ng turbocharger ang waste energy na ito para makabuga ng mas maraming hangin sa cylinder to burn faster and efficiently. Para mas maintindihan, ibabahagi ko ang isang 3D animation ng turbocharger. Ito ay galing kay Thomas Schwenke. Maaari niyong bisitahin ang YouTube channel niya. Lalagay ko ang link ng video niya sa description box. Pero dito sa video ko, ay ipapaliwanag ko ito sa Tagalog at ng mas malinaw upang mabilis ninyong maintindihan. Ang isang turbocharger ay binubuo ng isang shaft na may turbine wheel sa isang dulo at isang compressor wheel naman sa kabilang dulo. Ang turbine wheel at ang compressor wheel ay parehas lang kung titignan. Ito ay tinatakpan ng tinatawag nating housing. Ang exhaust gas na nilalabas ng engine ay pumapasok sa turbine housing sa pamamagitan ng inlet port. Sa puntong iyon, ang thermal energy ay nako-convert sa tinatawag nating kinetic energy dahil sa pagsikip o constriction sa turbine. Ibig sabihin, ang turbine ay pinapagana ng kinetic energy. Ang turbine wheel at compressor wheel ay umiikot sa parehong bilis dahil nga ang turbine wheel ay konektado sa compressor wheel dahil iisa lang ang kanilang shaft. Sa pag-ikot ng compressor wheel ay nakakasipsip ito ng hangin sa paligid at kino-compress nito ang hangin. Pagkatapos ang hangin ay lalabas sa outlet port at magsusupply sa makina ng oxygen. Tingnan natin ang turbocharger at iba pang mga bahagi nito upang mas maintindihan natin ang ideya at working principle nito. Pumapasok ang exhaust gas sa turbine sa pamamagitan ng inlet port at pinapagana ang turbine wheel. Lalabas naman ang exhaust gas sa outlet port. Pag umikot na ang turbine wheel ay iikot rin ang compressor wheel dahil nga konektado silang dalawa dahil iisa ang kanilang shaft. Pag umikot na ang compressor wheel ay hihigop o sisipsip ito ng hangin sa paligid at eco-compress nito ang hangin upang may tulak papuntang makina. So ang hangin na mula sa compressor na tinulak papuntang engine ay dadaan muna sa tinatawag nating intercooler. Dahil ang hangin na nakompress ng compressor ay mainit kaya ang gagawin ng intercooler ay papalamigin muna ito upang matiyak na mas maraming oxygen ang makakapunta sa makina at gawing mas efficient ang makina.
Tapos meron naman tayong tinatawag na wastegate na kung saan dito tinatapo ng mga sobrang exhaust gas sa turbine upang hindi sumobra ang pag-ikot ng turbine wheel. Dahil nga iisa lang ang ikot ng turbine wheel at compressor wheel, kung sobra ang bilis ng turbine wheel ay susobra rin ang bilis ng ikot ng compressor na maaring makasira sa turbocharger. Maraming salamat sa panonood. Sana ay may natutunan kayo. Paalam!